ating kitchen para gumawa ng isang masustansyang inumin pang-detox ng ating katawan. At ito ay importante sa panahon ngayon. Okay mga ka-mem, ang ating pong mga ingredients ay luya, lemon, honey, at green tea. So mga ka-mem, tara, samahan niyo akong gumawa ng ating pang-detox. So ngayon mga ka-mem, ilalagay ko na po ang ating, gagamit po tayo ng blender. So lalagyan ko siya ng tubig sa loob. Tapos ito, chinap ko naman ng ano, sasalin ko dito. Tapos, pa natin. Tigpitan lang natin ito mga ka-mem. So ilalagay natin siya dito para ma-blend. Ayan mga ka-mem. Ganyan na po siya ang itsura niya. So ngayon, isasali natin siya dito sa ating kalan. Papakuluin lang natin siya para ating maisalin sa ating cup. Ayan mga ka-mem. Ito po yung ginagawa ko sa araw-araw ng aking buhay. Ito na po yung aking iniinom. Dahil natuklasan ko po siyang napakaganda po siya sa ating katawan. Ayan mga ka-mem. Hintayin lang natin siyang kumulo. Tapos, isasali natin siya dito sa ating strainer. So, sino pa yung hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, meymtv, click the bell button para ma-notify kayo sa aking mga susunod na mga videos. Okay mga ka-mem? Ayan. Hintayin na natin siyang kumulo. Habang hinihintay natin kumulo, ito nga pala ang ating benepisyong makukuha sa ating tea na ginawa. Ang luya ay nagpapalakas ng immune system. Nakatulong din ito sa sirkulasyon ng dugo, lalo na sa mga high blood at cholesterol. Nakatulong din ito sa mga babaeng may mga dysmenorrhea. Ang green tea naman ay nakakatulong para pumayat ng isang tao, lalong-lalo na ang abdominal fats. Ang lemon ay rich in vitamin C, ito ay maituturing din ng internal body cleanser, nakakatulong din ito sa pagbabawas ng timbang. Ang honey din pala ay nakakagamot sa ubo at sipon at nakakadagdag pa pala ito ng laway. Ayan, kumukulo na siya. Ito na yung ating iniintay mga ka-mem. Kukuluin lang natin siya. Hindi naman matagal ang kulo. Tamang init lang. Okay mga ka-mem, so i-off ko na siya. At isasali na natin siya sa ating strainer. So ngayon, tatakpan natin siya, ganyan. Tapos, ilalagay natin yung ating honey. Mga 2 spoon lang honey. Pero depende po sa inyo, pwede nyo dagdagan kung gusto nyo. Ayan. Tapos, ilalagay ulit natin itong lemon. Ayan. Tapos, ito na po yung tea. Nakalagay na po siya sa loob. Tapos, isasalin lang po natin siya dito. Ayan. Ayan.
strainer na po siya. Tapos, hahaluin lang natin siyang ganon. And good to go na po siya. Let's try this at home. Thank you for watching. Bye!